Hello mga kadads, bago natin umpisa ng video nito, kung bago ka lamang sa YouTube channel ko, so don't forget to subscribe at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa susunod natin video. Dito makikita natin mga kadads kung gaano kahalaga yung filter. So ayan, kasi si na ma'am, si sir, nilinis nila yung filter, then nakalimutan nilang ibalik. Ayan, so ganyan magiging itsura ng aircon nyo. So 5 months to 6 months pa lang siyang hindi nalilinis mga kadads. Ayan, so medyo mapapalaban tayo dito mga kadads. Then, ayun oh, madumi na siya. Then, tayo lang ang mag-isa ngayon mga kadad. So, tara, let's go! Ito mga dads, tatanggalin natin yung mga tornilyo dito sa control, pati yung thermostat. Then meron sa tornilyo dito sa baba. Then pati yung cover niya dito sa gilid. Pagkatapos ito, pwede na natin siyang ilayan. Then bubunutin lang natin yung mga socket, saka yung mga terminal ng wire. So bago natin tanggalin mga dads, picturean muna natin. Then okay na siya mga dads. Then after nun, tanggalin natin yung mga tornilyo dito sa taas, yung mga holder. Then tuloy-tuloy lang tayo sa pagtanggal mga kadads. So lahat ng tornilyong nakikita natin mga kadads ay tatanggalin natin. Ayan, pag natanggal na yun mga kadads, tanggalin natin tong cover sa taas. Ayan, then pwede na natin hilahin tong condenser, tapos tanggalin natin tong clip para dun sa pan motor. Then pukpukin natin siya ng konti kasi medyo mahirap na tanggalin mga kadads. Then meron siyang tornilyo sa baba. Ayan, so yung number ng nut niya mga kadads, it's number 13 mga kadads. So para sakto na yung dadalhin nyo, hindi na kayo magdala ng iba. Kasi pag medyo malaki yung handle or mahaba, mahirapan ka magkalas dun sa bandang likod. Then ito, meron siyang clip na para sa pan. Ayan, so medyo mahirap siyang tanggalin mga kadads. Ayan, so tatanggalin ko muna tong lower niya mga kadads. Kaya subukan natin siyang itulak ayun. So mas mabilis siyang kung itutulak siya mga kadads. So ayan yung final niya mga kadads. Ayan. So nangitim na yung condenser niya. Then yung mga parts niya ayan. So ayan, nagkalumot-lumot na mga kadads. So tara mga kadads, let's go! So bago pala tayo mag-spray mga kadads, so magbobomba muna tayo mga kadads. Ayan. So matagal-tagal na rin mga kadads nung huli akong nagbomba sa poso mga kadads. So ito mga kadads, tatanggalin na natin yung mga dumi. Ayan. So mabilis naman siyang tanggalin mga kadads gamit ang power spray. So ibig sabihin hindi pa masyadong kapit yung dumi, saka hindi pa masyadong nangalawang yung plate. Ayan. So pagdating sa estado mga kadads, tulad ng kaya ko mga kadads, kontrolin natin yung pressure para hindi abakbak o masira yung mga styro. And so tuloy-tuloy lang tayo sa pag-spray mga kadads. Let's go! Ayan mga kadads, kitang-kita nyo naman napakadumi niya. Pero mabuti lang at natatanggal pa rin siya. Merong mga iba kasi kahit napaka-spray mo at punasan mo mga kadads, ayaw na talagang matanggal. Ibig sabihin, matagal na siyang madumi at matagal bago palinis mo. Ayun o, kita nyo mga kadads. So, napaka-importante ng filter mga kadads sa aircon. Kasi ito yung sumasala ng dumi bago pumunta sa evaporator natin mga kadads. So, mamaya-mamaya papakita natin mga kadads kung gaano kadumi yung evaporator natin.
Ayan mga kadads, kitang-kita nyo, napakadumi talaga ng evaporator natin. Kasi dumidiretso yung dumi dyan kasi sinamamat sir, nakalimutan nilang ibalik yung filter niya nung linisan nila. So, na-misplace sata. Pero pinapahanap ko kasi napakalaga ng filter mga kadads. Ayan. So, buti na lang natatanggal pa. So, i-spray natin siya ng matagalan mga kadads kasi sigurado ko na marami siyang dumi sa loob mga kadads. So, kapag-spray natin tulad ng dati mga kadads, it's back and forth mga kadads. Then, diretso yung spray. Then, controlin natin yung pressure. Ayun mga kadads, tumatagos na yung tubig natin sa kabila mga kadads. So, tuloy-tuloy lang tayo sa pag-spray mga kadads. Let's go! So, finally mga kadads, natapos na rin tayo maglinis. Ayan. So, nagmukha siya uling bago. Siyempre, bagong linis. So, buti na lang, hindi pa kumapit yung dumi niya. So, maganda rin kung madalas tayo magpalinis mga kadads para mas mapatagal pa natin yung buhay ng aircon. So, asambulin na natin mga kadads. Let's go! So, ito mga kadads, bago natin para sa asambulin, siyempre, huwag natin kakalimutan i-blow dry siya. Una, para mapatuyo natin yung unit para pag binuhat natin mga kadads, hindi tayo makabasa sa bahay. At napaka-importante lalo na nasa electric wiring mga kadads. So mga kadads, tara, let's go! Ito mga kadads, binablow dry na natin siya. So yung electric wiring mga kadads, huwag natin kakalimutan patuyuhin mga kadads. So napaka-importante niyan mga kadads. Then ang pagbalik mga kadads, ipapatong mo lang siya. Ayan, ganyan mga kadads. Then ilalagay mo muna yung mga nut mga kadads. So maganda kunain mo to bago yung pan blade. So para hindi tayo mahirapan, hindi tayo masikipan mamaya mga kadads. Ayan, so sunod-sunod na lang ang pagbalik natin yung mga kadads. Then, pag nasakto na natin siya, ibabalik natin yung clip. Ayan. Then, iusog natin tong condenser niya. So, yung mga tornillo mga kadads, make sure na maibabalik natin lahat. Kasi, para maiwasan natin yung vibration o pag-ingay ng unit natin mga kadads. So, ayan mga kadads, huwag natin kakalimutan yung dalawang tornilyong yan. Then meron pa dun isa. Ayan, so di ko lang siya na close up. Ayun, kita naman. So yan ang umahold sa cover natin mga kadads. Ayan. So ito, muntik ko na naman nakalimutan yung pan blade tsaka yung clip ng mga kadads. Buti na lang naisingit pa natin. Then ilalagay na natin tong control. Then kung na-picturean nyo kanina mga kadads, tandaan nyo lang yung picture nya. Then ibabalik nyo lang sa datang pwesto. Then yung sa fan motor, so ayan, nailagay ko na siya. And yung cover, so slide mo lang siya. Then meron siyang tornillo dito mga kadads. Ayan, so yun yung naglalock nya mga kadads, para hindi mahila yung cover nya mga kadads. Then after nun, ito meron siya dito sa taas. Ayan. Then, meron siyang isa pa dito sa baba. Sandali, iamat ko lang mga kadads. Ayan. Oops. Yeah.
So ito mga dads, sinatry na natin siya. So medyo malakas na rin yung hangin niya, saka lumalamig na rin siya. So maganda yung lamig niya mga dads. Ayan. So nararamdaman ko na yung lamig niya mga dads, kahit mainit yung panahon. Ayan. Saka yung ano niya mga dads ito, nagsisimula na siyang mag-icing mga dads. So hintayin lang natin siyang matanggal yung icing para malaman natin kung good or may leak na ba siya or may problem mga dads. So hintayin lang natin siya mga dads. Ayan. So yun mga dads, nawala na siya. So ibig sabihin good pa yung unit natin mga dads. So okay na siya mga dads. So ilalagay na lang siya. Let's go! Ito mga dads, nailagay na natin siya. So malamig na rin siya mga dads. So mga ilang minutes na rin natin siya pinapandar, napalamig niya na itong kwarto mga dads. So mga dads, kung nagustuhan niyo itong video nito, so don't forget to subscribe at click ang notification bell para ma-update kayo sa susunod natin video. Maraming salamat mga dads!